nagugulat eh. Hindi ko ano na, magsasalita na siya ng ganun, magkukwento na siya ng ganun, magtatanong na siya ng ganun. Talaga yung na-expect yung mga ano niya, yung isang tanong niya, saka yung mga sinasabi niya. Nakagulat lang. Nakakatuwa yung ano, yung mga improvements ni Reyna. Good morning mga kalingap, welcome back sa ating channel. Viewers, subscriber, God bless you all. Huwag nating kalimutang suportahan Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog para marami pa silang matulungan. Mga kalingap, matagal-tagal na rin na walang update kay Reyna. Kaya ngayon, nagulat na lang tayo sa kanyang mga improvement. Magaling na talaga si Reyna. Kahit mahina pa rin ang boses, pero magaling na talaga siya. At yan din ang na-observe ng kanyang teacher. At pati si Ate Ruda ay nagulat rin sa kanyang improvement. Buti na lang matapang ang kanyang nanay Melanie at na-rescue doon sa kanyang lolo Nestor. Dahil kung hindi, ano na kaya ang nangyari kay Reyna ngayon? Gustong gusto talaga ni Reyna mag-aral. Kaya sabi ni Ate Ruda na matyaga si Reyna sa school. Sana tuloy-tuloy na ang kanyang pagaling at sana hindi na magawa ng ibang plano si Lolo Nestor para lang makuha niya ulit si Reyna kahit may barangay protection order. Mas relax at masaya kasi ang mukha ni Reyna sa piling ni Ate Ruda. Kaya hindi nagkamali ang kanyang nanay sa naging desisyon na alagaan ang kalingap si Reyna hanggang gumaling. What is your name? Reyna Mimay. How old are you? 16. Nihiya ka na. Marunong na maya si Reyna. Who is your mother? Ay, grabe. Mahina lang boses mo. Grabe mga kalingap, nakakatuwa si Reyna kasi nagkikwento na sa ate, ano? Alam mo, ako kagabi, tapos sabi niya, Mama, ipapashit mo yan bukas. Oh, oh, ang galing. Grabe. Alam mo niya yan, walang gagawin ko dun sa ipinapak ko. Gano'n nakatagal natin simula nang ibinalik sa'yo si Reyna sa bahay niyo? 3 weeks. 3 weeks? Pa 3 weeks pa lang. Doon sa 3 weeks na yun, kasama dun yung balik-balik, ano? Yung biglang balik-balik. Okay. So, mga kalingap. Sa 3 weeks po, nakikita ko po mga kalingap. Unang pagtapad ko pala ng camera kay Reyna kanina, pagkakita pa lang namin, grabe yung improvements. At ano, meron siyang ano, sense of responsibility. May sense of responsibility na mga kalingap. And, nakikinig and nagsishare na siya ng salita na rin sa kanya. Kahit nga ako nagugulat eh. Hindi ko magsasalita na siya ng ganun, magkukwento na siya ng ganun, magtatanong na siya ng ganun. Talaga yung na-expect yung mga ano niya, yung isang tanong niya, saka yung mga sinasabi niya. Nakagulat lang. Nakakatuwa yung ano, yung mga improvements ni Reyna. Parang hindi na si Reyna. Parang ibang-iba natin din sa una mong inalagaan ni Reyna. Ito po si Ate Ruda. Araw-araw nakasama ni Reyna. And, grabe. Nabibigla. Pati po si Ate Ruda. Kahit araw-araw mo nakasama, nabibigla ka pa rin. Oh, nagugulat ako. Pag yung nagtatanong, marami siyang kasi nga, yung parang biglang magkukwento, magtatanong. Nagugulat ako. Ay, kahapon may sinasabi pa niya. Kasi wala yung cellphone. Naiwan sa dalma. Sabi niya sa akin, Mama, i-text mo na nga si Milan, ipadala mo dito yung cellphone. Ang galing. I-text na daw siya, ano? Si Melanie, sabi mo, mama mo yun. Di ba, mama mo yun? Mama ang itatawag mo dun sa akin. Kasi sila masyadong close ni mama. Yeah. Mama ang tawag mo dun, mama. Mama din. Mama Roda. Mama Melanie. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.